Welcome sa Invested. So today, magre-reply na naman tayo sa mga request ng ating masugid na subscribers. Ang topic natin ngayon ay ang company'ng AGI. O sabi niya dito, AGI sir, matagal na po kasi nag-slip ang investment ko sa kanya with sad face. Okay guys, so ready na kayo? Stay ka lang, I'll show you how. Bago tayo magsimula, anong-ano nga ba yung matututunan natin dito sa pagre-review ng company? So, unang-una, ang history ni AGI, fundamental analysis ni AGI, ano ba yung valuations natin ngayon kay AGI, and also, ano yung opinion ko ngayon sa company? Okay guys, so dumako na tayo sa unang part ng ating video ay ang history ni AGI. So, AGI was incorporated in the Philippines on October 12, 1993 and began operation in 1994 as a glass container manufacturer after it acquired a glass manufacturing plant in Canlubang, Laguna. After its listing on the PSE in 1999, the company obtained approval from the Philippine Security Exchange Commission, broadened its primary business, and became a holding company. That same year, the company began acquiring a diverse group of businesses, primarily in real estate and food and beverage industries. In March 2005, AGI entered the quick service restaurant industry, acquisition of 49% of the common shares in Golden Archers, a company owned and controlled by Mr. George Yang, the then chairman and president of AGI, for McDonald's Restaurant Operations Incorporated or MRO. In February 2007, AGI acquired an additional 26% of the shares in MegaWorld, a company founded by Mr. Andrew Tan in 1989, in which it already owned 21% of the shares through its fully owned subsidiary. MegaWorld was listed on the PSE on June 15, 1994. In 2008, the company entered in integrated tourism development with gaming activities by partnering with the National Leisure Entertainment and Hospitality Group. From 2013 to 2017, expanded its spirit manufacturing business abroad through acquisition of rich heritage in Spain, United Kingdom, and Mexico. The group started acquiring vineyard land, aged liquids, and assets in Spain in early part of 2013 and 2014. And brandy, sherry wine assets in 2016 and 2017, which include the oldest bodegas in Spain. The group owns the fifth largest Scotch whiskey manufacturer in the world with a history of more than 150 years, which was acquired in 2014. AGI begins diversifying into infrastructure in 2017 and in 2018. Okay, so this is the revenue breakdown ng company. Kung titignan natin dito, in 2018, yung pinakamalaki nagko-contribute ng kanilang revenue, real estate business nila, yung MegaWorld, na nasa 36.3%. And susundan ng kanilang beverage business, na nasa 30%. And susundan ng kanilang quick service restaurant, na nasa 18.3%. Susundan ng travel and gaming industries na nasa 14.3%, allocated corporate na nasa 1%. Okay? So nakikita natin dito in 2019, yung kanilang revenue breakdown tumaas, no? So yung kanilang MegaWorld ay nasa 37.1%, Emperador ay nasa 28.6%, and Golden Archers na nasa 17.9%, Travelers na nasa 15.8%, and unallocated corporate na nasa 0.5% na lang. So ngayon, ang CEO ng company ay si Kevin Andrew Tan. So Mr. Kevin Andrew Tan has been Chief Executive Officer of Alliance Global Group Incorporated since June 4, 2018.
Mr. Tan has been Vice Chairman of Alliance Global Group Incorporated since September 2018. Mr. Tan has been Executive Vice President and Chief Strategy Officer at Megaworld Corporation since August 2019. Mr. Tan holds a Bachelor of Science Business Administration degree, major in Management from the University of Asia and the Pacific. Okay, this is the information ni Mr. Kevin Andrew Tan. Okay, now, dumako tayo sa financials ngayon ng company. Kung titignan natin dito guys, yung total revenue ng company in 2015 ay nasa 135.6 billion pesos and fast forward to 2019 na nasa 174.5 billion pesos tayong revenue, no? So, kung titignan natin over the years na nag-grow yung kanilang revenue, check tayo dyan. Na pagdating sa kanilang net income, nakikita natin from 2015 na nasa 13.9 billion pesos yung kanilang net income. And fast forward to 2019 na nasa 17.7 billion pesos yung kanilang net income. So, nakikita natin from 2015 to 2019, nag-grow din. So, check din also tayo dyan, no? Okay, now, kung titignan naman natin dito yung free cash flow ng company in 2015 na nasa negative 3.9 billion pesos yung free cash flow ng company and fast forward to 2019 na nasa 31.7 billion pesos na yung positive free cash flow ng company. So dito, nakikita natin na over the years talaga gumaganda yung free cash flow ng company. So remember, yung free cash flow ay napaka-importante sa mga investors, no? So lalo na kung nagbibigay ng dividend yung company na nire-review natin. So napaka-importante itong free cash flow, no? And also, no, kung viewers kayo ng ating channel, alam nyo na kung paano i-interpret yung free cash flow and paano to basahin, okay? Okay, so na kung titignan natin dito guys, yung price return ng company, yung kanyang one-year high ay nasa 11.12 pesos per share and yung kanyang one-year low na nasa 5.30 pesos per share. So, yung mga nakabili sa 5.30 pesos per share, no, talagang congratulations sa inyo. Okay? So, now, kung titignan natin dito, yung beta ng company ay nasa 1.4. So, nangangahulugan na ang company ay volatile compared to the market, no? And kung titignan natin dito, yung one year date price return ng company ay nasa negative 2.45%. Okay, now, ano-ano naman yung mga nakita kong positive side ngayon sa company or green flag sa company? Unang-unang nakita ko, no, yung kanilang free cash flow per share versus sa earnings per share. So, remember, ang gusto natin makita dito na mas malaki yung free cash flow per share. So, dito nakikita natin na nasa 4.08 yung kanilang free cash flow per share. Kung i-compare natin siya dun sa earnings per share na nasa 1.13 lang yung kanilang earnings per share. So, nangangahulugan na mas malaki yung free cash flow per share. So, kung viewers kayo ng ating channel, alam nyo na kung ano ibig sabihin nito and napaka-importante din itong free cash flow per share versus sa earnings per share. Okay? So, yung free cash flow yield naman, sinusuportahan din yung free cash flow per share versus sa earnings per share. Isa pa na nakita natin na positive side ngayon sa company, yung kanilang revenue. Kung titignan natin dito guys, yung revenue na company ngayon in trailing 12 months ay nasa 139.3 billion pesos and yung forecasted nakita natin, forecasted ng mga analyst sa company in the end of 2022 ay nasa 160 billion pesos forecasted revenue. So nakita natin na in the near in the future, no, in the end of 2022 na mag-grow pa rin yung revenue ng company, no? So, pero although nakita natin na kung i-compare natin yung revenue in annual in trailing 12, nas na bumaba yung kanilang revenue. So, understandable naman yan kasi mayroong pandemic, no? And also,
Kung titignan natin dito, yung income naman ng company in trailing 12 months ay nasa 10.7 billion pesos. Eh, kung compare natin siya doon sa ating net income forecasted ng mga analysts in the end of 2022 na nasa 15.9 billion pesos. So also, nakikita din natin dito na nagmagugrow pa yung forecasted ng mga analysts sa kanilang net income. Eh, kung compare naman natin yung net income na company in trailing 12 months to the annual, nakikita natin na bumaba yung net income ng company. Okay? Okay, so isa pa na nakita natin na green flag ngayon sa company yung kanilang current ratio. Kung titignan natin dito, yung current ratio ng company in annual ay nasa 2.30 and quarterly na nasa 2.29. Walang liquidity problem ang company in the next coming year. And also, sinasabi dito sa atin na 2.29 times kaya nilang punan yung kanilang current liabilities gamit lamang yung kanilang current assets. So sa mga hindi nakakaalam kung ano ibig sabihin ng current assets, ito yung assets na company na kaya nilang i-liquidate into cash within a year. And yung current liabilities naman, ito naman yung obligations na company within a year. So isa pa na nakita natin na positive side niya sa company yung kanilang free cash flow. Kung titignan natin dito, in trailing 12 months, nasa 39.1 billion pesos yung free cash flow ng company. And kung i-compare natin siya doon sa ating annual na nasa 31.1 billion pesos. So nakikita natin na tumaas yung kanilang free cash flow, no? And also, titignan natin dito yung forecasted ng mga analysts sa free cash flow ng company in the end of 2022 ay nasa 34.5 billion pesos. So, medyo bababa pero yung free cash flow pa rin ng company ay strong pa rin yan, no, na forecasted. Okay, so isa pa na nakita natin na green flag ngayon sa company, yung kanyang multiple valuations. Kung titignan natin dito guys, yung tangible book value per share ng company ay nasa 14.19 pesos per share. Annual in trailing 12 months ay nasa 14.54, no? Eh kung i-compare natin siya doon sa ating current price, okay, so nasa 10.54. And also guys, kung titignan natin dito yung price to sales ratio ng company, in trailing 12 months ay nasa 0.71 and compared to the annual ay nasa 0.57. And also guys, no, titignan natin dito yung price to free cash flow na company in trailing 12 months ay nasa 2.52, in annual ay nasa 3.17. So dito sinasabi sa atin sa price to free cash flow na ang company ay nasa undervalue ngayon. And in terms of price to book, sinasabi sa atin na undervalue ang company, no. Remember, ang gusto natin makita sa price to book ng company ay nasa 1 pababa lang yung price to book. So nakita natin dito truly na nasa 1 pababa lang yung kanyang price to book ngayon. Okay? So in terms of multiple valuation, so sinasabi sa atin na undervalue ngayon ang company. Okay, so ano naman yung nakita natin ngayon na red flag sa company? So nakikita natin dito guys, no, yung kanilang debt to earnings ratio ay hindi bumababa ng 3. So remember guys, ang gusto natin makita sa debt to earnings ratio na nire-review natin ay nasa 3 pababa lang yung ratio na makukuha natin. Pero dito, yung pinaka-lowest nilang debt to earnings ratio ay nasa 5.8 and ang pinaka-mataas ay nasa 11.6. So hindi siya pasok sa ating categories, no? At hindi siya pasok sa aking categories. Now, kung titignan natin at anong ibig sabihin ng debt to earnings ratio para mas lalo nating maintindihan at para magkaroon tayo ng matibay na pundasyon, ang ibig sabihin nito, malaki yung interest expense na kinikater ng company. So meaning, in 2019, 10.3 years kaya nilang bayaran yung kanilang long-term debt gamit lamang yung kanilang net income. Imagine 10.3 years. Remember, ang gusto natin makita, 3 years pababa lang. So dito, sinasabi sa atin na sobrang laki ng interest expense na kinikater ng company. At isa pala nakita natin ngayon na red flag ngayon sa company, yung kanilang debt to equity. Kung titignan natin dito, in annual ay nasa 127.70%, in quarterly ay nasa 132% yung kanilang debt to equity. So dito nakikita natin na sobrang laki pa rin na kanilang debt to equity. So remember, ang gusto natin makita ay nasa 40% pababa lang yung debt to equity na gusto natin makita. No? So yung sa categories ko, sobrang laki ng debt meron ngayon ng company, no? So meaning itong debt to equity na 132% and every 1 peso na ginagamit ng company sa kanyang operation, 132% ng 1 peso
ay finance by utang. So talagang sobrang laki, no? So ayun yung medyo red flag talaga ngayon sa company. Malaki yung utang ng company ngayon. And isa pa na nakita natin na medyo bumaba ngayon sa company, yung kanilang net profit margin. Kung titignan natin dito, yung average net profit margin ng company ay nasa 16%, annual ay nasa 15%, and in trailing 12 months, na current date, nakikita natin ngayon na nasa 10% na lang yung kanilang net profit margin. So, talagang bumaba yung kanilang net profit margin, no? So, ito yung mga nakita natin na positive and negative side ngayon sa company. Okay, so ngayon, dumako na tayo sa valuations ngayon ng company. Now, kung titignan natin dito guys, yung price ngayon ng company ay nasa 10.56 pesos per share. Yung valuations ko no, sa company ay nasa 10.56. So, yung valuations ko and yung current price talaga magkatugma na ngayon. So, nasa same level na sila ngayon. So, for me, ang company ay nasa overvalue in terms of my valuations. So, ibig sabihin, nasa hold ako sa company. But kung titignan natin dito in other valuation, sa COL, yung kanilang intrinsic value o yung fair value ngayon ng company ay nasa 16.42 pesos per share. Kung i-compare natin siya doon sa price ngayon, kung susundin mo yung valuations ng COL, meron siyang upside potential na 55.49%. BPI Trade naman, so wala tayong nakitang informations or data kay AGI. So for me, no, I always follow my valuations. Okay? Tapos na tayo sa history ng company, financials ng company, and sa valuations ngayon ng company. So ngayon, dumako na tayo sa opinion. So unang-una, ang company nasa overvalue. Yung una kong nakita, no? Antayin ko na lang muna, syempre, kung ako'y bibili sa company, syempre antayin ko na bumaba doon sa aking margin of safety, no? Para magkaroon ako ng upside potential or malaking upside potential sa company. Pangalawa, yung utang ng company, nakikita natin na sobrang laki ng interest expense, sobrang laki ng kanilang debt to equity. So doon nakikita natin na malaki yung utang na kinikita ng company ngayon. So for that, I will very cautious ngayon sa company. Pero kung titignan natin dito guys, yung projection ng mga analyst, no, talagang mag-grow yung company. Ang concern ko nga lang, syempre, yung utang ng company. So gusto sana natin, no, na bumaba yung utang ng company bago tayo mag-take actions dito sa company. And lastly, no, ganong kagandahan yung kanilang big four numbers. Okay guys, so kung may iba pa kayong comment about sa company, kung may mga na hindi pa ako nabanggit dito sa company, so please comment down below para matulungan natin yung subscribers natin na nag-comment dito, no, na i-review natin tong company para magkaroon siya ng malawak na kaalaman and malawak na perspective about sa company na to. Okay guys, so maraming salamat guys sa suporta niya sa ating channel and continuous na nag-grow itong ating channel. And asahan niyo pa na marami pang videos na paparating dito sa ating channel. And this is PSC Warrior na nagpapaalala, guys, invest wisely and see you on the other side. Hello guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami kayo natutunan sa video na to. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, so please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na parating at marami pa kayo matutunan sa channel na ito. Maraming salamat!